ito na ngayon yung block ng Turbi-A1 na ginawa nating gagawin nating purbisito. Nalagyan na natin ng sigunyal, ay kabit na natin yung sigunyal niya. Ating pinturan na natin. Gamit niya ito, lalagay natin ito yung cylinder head ng purbisito. Ayan. Ito, tapos yung piston niya, piston na rin ng purbisito ito. Ito, ito yung natanggal natin na piston niya. Iwan. Kapalit natin itong turbisito. Ngayon, ang ginawa natin para papasok yung piston pin ng turbisito, kasi mas malaki yung piston pin ng turbisito. Yung piston pin ng Turbi-A1 mas maliit, kaya ang ginawa natin, bumili tayo ng busing ng Turbi-Sito. Ito, busing ng Turbi-Sito. Pinalaki natin yung butas ng connecting rod ng Turbi-A1 para papasok yung busing ng Turbi-Sito. Oh, ayan. Para kakasya dito. Para magagamit natin yung connecting rod ng Turbi-A1. Kasi guys, yung connecting rod ng Turbi-A1 mas maiksi ng konti. Mas maiksi ng konti, kaya hindi pwedeng yung connecting rod ng Turbi-Sito ang gagamitin. Kaya ang gagamitin natin na connecting rod, yung connecting rod din ng Turbi-A1. Ayan, ulitin ko, kaya magagamit natin yung connecting rod ng Turbi-A1. Pinalagyan natin ng busing ng Turbi-Sito dito para papasok dyan sa piston pin. Ayan. Ito na. Tura na natin para magigiing, parang malinis. Malinis tingnan. Ang kainaman naman ito kasi, napakaraming pyesa ng Turbi-A1. Mura lang. Kaya naisip ko na subukan ko ngang buuhin ito kako. Gagawing Turbi-Sito. Sigunyal ng Turbi-A1 napakarami. Punta ka lang sa junk shop, libre. 4 kilo lang. Connecting rod, lahat. Kaya yun ang naisip ko, kaya itong black na ito na nabili ko na ito eh, black, kinalawang na talaga. Na-discovery ko lang na yung liner nito, pinalitan na nila noon ng liner ng Turbi-Sito. Kaya ngayon gagamit ko ng Turbi-Sito. Abangan nyo yung susunod na pag-aasim na pagbabalik ko yung mga pesa hanggang mapandar.